Magandang umaga po sa bawat isa and welcome po sa ating pong live Thursday morning devotion. This is Pastor Kiko ng Love of Jesus Valenzuela together with FPC Values Formation Center. Kindly share this live video sa Timber Play, pakiskip sa opening prayer. Tapusin po natin ng gandulo, enjoy po natin yung fellowship po na ito. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Praise God, praise God. Praise God, praise God. Morning po. Please comment kung kayo po inanonood na at tayo po yung mamaya magsisimula na. Hello po, Ma'am LB Rebeloido. Eksaktong 7:30 mag-start po tayo. Sir Ferdy, good morning. Tayo lang po natin ng iba. Last 3 minutes po. Last 3 minutes mag-start na po tayo. Hello JL, kamusta? Tapusin niyo ang gandulo ha. At nawa makabalik kayo sa Word of God. You need Word of God, JL and yung asawa mo. Mr. Merlina, salamat naka-join na po kayo. Meron na po ba kayong Wi-Fi? Mr. Merlina, paki-reply na lang po yung mga ano natin, yung mga videos natin. Maganda yung mga messages ni Lord. Mamiss din po namin kayo. Sige ah, paki panoorin mo ang magandang message natin ngayon. Mamisa Kalayag, magandang araw po sa inyo. Nasaan ka ba ngayon, JL? Nasa bahay ka lang? Tapusin mo ang gandulo. Last 2 minutes po. Ay, maraming salamat Sister Merlina, no? Salamat po sa pag-download. Praise God, praise God. Last 1 minute po. Sige, tapusin mo. Saglit lamang naman to. Saglit. Kahit yung Word of God lang. And we will pray. No? We will pray sa yung sa yung wife. Alam mo, kahit hindi ka nanonood, pinagpipray namin yung wife mo. Praise God. Praise God. Okay, we will start. Lagay po natin sa comment section. Thank you, Jesus. Lagay po natin. Good morning, Sister Julie. Sorry po, hindi ako nakapagpaalam kahapon. Sinama po namin si Ishan sa ano, sa birthday ng aking tatay. Praise God, praise God.
Hello po si Sir Pelisa, Ma'am Pelisa. Mag-start na po tayo. Lagi po natin, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. Sige po tayo pong lahat ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Pwede po ba natin itaas ang ating pong mga kamay? This is a sign of surrender muli sa ating pong Panginoong Diyos na naman ang gagawin natin ngayong umaga pong ito sa maghapon, patuloy na ang Diyos ang maluwalhati po natin. Ang Diyos ang masunod at papaglingkuran po natin. Ang maraming banal, maraming salamat po sa napakagandang umaga na ipinagkaloob po sa amin. Kami po ay lubos na nagpupuri, nagpapasalamat sa araw po na ito na ginawa mo upang kami ay magalap, magkaroon ng pag-asa, lakasan, ng talino, ng gabay, ng proteksyon, ng pagpapala at tagumpay na nagagaling po sa inyo. But before anything else, Lord God, we would like to say sorry for the things that we've done wrong, Lord God. Alam mo ang lahat ng ito. Meron kaming inisip, sinabi, o ginawa na hindi mo gusto, patawarin po kami, Panginoon Diyos. Patuloy mo lamang po kaming ayusin, baguhin, at Lord, magamit yung buhay po na ito for your glory alone. Patuloy mong ingatan, Panginoon Diyos, ang lahat ng papasok sa kanila pong mga trabaho, pupunta sa kanilang negosyo, sa mga estudyante na anak, apo, pamangkin, ingatan mo po silang lahat. Lord, maraming salamat po. Patuloy na sa mga may iwan sa gawaing bahay, sa mga parents po namin. We pray for your guidance, protection, and strength. At may enjoy lamang po namin ang araw po na ito. Ano man po ang aming gagawin, sabi ng Biblia, whether we eat or drink, do it for the glory of God. Lord, this is for your glory. The good works na gagawin po namin, Panginoong Diyos, sa umaga pong ito, that is for your glory alone. Salamat po muli at kasihan mo po kami ng iyong banal na espiritu sa aming topic, maunawaan po namin at ma-apply po namin sa aming po mga buhay at ganoon din po sa aming mga ipapanalangin, Lord God. Patuloy na mga yung mga imposibleng bagay at panalangin na parang wala nang kasagutan, ikaw po ang sasagot po nito. Patuloy po ingatan ng lahat ng babiyahe rin po, Panginoong Diyos, sa kanila pong mga pupuntahan, especially si JL, ang kanyang asawa, sa dialysis center. Lord, gabay po po sila sa kanila pong pagbiyahe. Muli, maraming salamat po. We expect greater blessings, healing, provisions, Lord God, protection, and guidance to each and every one of us. In the name of Jesus, we pray. Ang lahat po ay magsabi po ng Amen and Amen. Ang kakantayin po natin ngayon ay pinamagatan po nating Lilim. Isa po sa magandang kanta po ito. Ito po ay kanta po ng Pinoy. Kung meron pong OPM, meron pong Tagalog worship song na kinanta po ng ating pong mga kababayan. Awitin po natin po ito. Praise God. Ang title po niya is Lilim. Hallelujah. Saglit lang po. Mukhang instrumental lang yung tao ito. Saglit lang po ah. Ah, hindi. Praise God, praise God. Let's worship the Lord. Sister Nancy, good morning po sa bawat isa. Ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan. Ang pag-ibig mo sa kitugon, kailan may di pa babayaan sa iyo lamang. Magtatagpuan sa iyo lamang. Mananatiling sa iyo
Patuloy tayo umawid sa Panginoon. Hayaan po natin ang pagkilos ng Banal na Espiritu ay ating pumaranasan. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Purihin ka, Yahweh. Purihin ka, Panginoong. Patuloy natin pasalamatan si Lord. Please comment your worship para sa ating pong Panginoon at pagsamba sa ating pong Panginoon at pagpapasalamat sa Panginoon. God is really, really good. Kung sino man po sa atin ay talagang ramdam ang pag-ibig ng Panginoon, can you type your worship and your thanksgiving sa Panginoon at patuloy ng Diyos ay manguna po sa ating pong kalagitnaan. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. At ngayong oras po na ito, tayo po ay, ayan, God is good, sabi po ni JL. No? Great provider, sabi po ni Ma'am Rose. Thank you po, Lord. At sa oras po na ito, tayo po ay maghahanda na sa mensahe po ng Panginoon. Muli, magandang araw po sa inyong lahat. At hindi po kayo nagkamali na panoorin po ang ating pong gawain sapagkat naniniwala ako na mayroong message si Lord para po sa iyo. And today, ang ating pong itatakal po ngayon, ang pinamagatan po nating The Great Influencer. Good morning po, Sister Merlin, at sa bawat isa sa mga humabol, magandang umaga po sa inyong lahat. Shoutout muna po tayo habang hinihintayin po natin ang iba. Sister Arjen, Sister Beng, Ma'am Rose, Ma'am Levy Bruno, hello po. Sister Nancy Perez Ila Cruz, Ma'am Evangel Muñoz Fernandez, hello po sa inyo, salamat po sa paghabol. Praise God, Tita Elenita. Praise God, praise God. Salamat po sa paghabol. The Great Influencer. Can we say the Great Influencer? Sa Titus chapter 2 verse 7. Titus o Tito chapter 2 verse 7. Sabi po rito, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Ulitin ko po ah, sa lahat ng paraan, in all ways, maging example ka o maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Titus chapter 2 verse 7. Alam niyo po, sobrang daming influencer na po ngayon, even sa social media, sa mga vloggers, sa mga sikat na mga artista at sa mga ating pong mga Christian celebrities din po, no? Talagang nagte-trending po yung kanilang pong mga vlogs, yung mga videos po nila. And then sabi nga ko rito, some of them showcase their talents. Pinapakita yung talento, yung pagsayaw, yung pagkanta, yung pag-arte. At
yung mga bagay na meron po sila. Others choose to highlight their acts of service. Pinapakita yung pagtulong sa kapwa, pag-abot sa mga taong mahihirap, sa mga taong kapuspalad, na pinapakita po nila yung good works at yung pagpapakain sa mga tao, pag-bless sa mga tao. At yung iba naman po ay feel good and pranks and content. No, sila po ay nagpa-prank. Kaso nga lang po, meron po mga prank na talagang sablay. And to the point, sabi ko nga, nagkakaroon po ng death, ng kamatayan. Dahil yung kanilang pagpa-prank na hindi na nakakatuwa sa mata ng Diyos at sa mata ng tao ay ginagawa pa rin po nila. Especially pag meron na pong barilan, patayan, saktanan, eh hindi na po tama yung mga pranks at content po nila. No? And they feel good. At akala po nila yun yung tama. Tandaan po natin na hindi lahat na feel good sa puso po natin ay godly content or godly works. No? Hindi porkit masaya tayo at akala natin nakaka-influensya tayo ng mga tao, eh tama na. Kaya choose, no, to be sensitive doon sa ating mga content o sa ating mga sasabihin o sa ating po mga gagawin. Even dito po sa social media, hindi tayo pwedeng post ng post na lamang po at mag-share po ng mga post na hindi nakakalugod sa Panginoon. Dahil isa nga po yun sa pinipigilan po natin na maputol at matigil po yung impluwensyang hindi maganda, no, sa personal na buhay at doon po sa social media na nakikita po natin. Grabe, ang dami na pong pangit na content sa social media. At huwag na po tayong maging isa po roon. Dapat gumawa tayo ng content na talagang mabibless po ang tao po sa atin. Mabibless yung Lord din po sa atin sa lahat ng ating pong ginagawa. Kaya ang aking pong content po rito is Word of God, encouragement, preachings, payo sa mag-asawa na makakatulong po sa inyo, na makakatulong sa bawat isa. By the way, nagsiseries po tayo sa social media, sa Facebook, yung payo sa mag-asawa. Tapos na po yung 1 to 5. At tayo po ay pupunta na po sa number 6 to 10. Kaya panoorin po natin pag meron po kayong time. Especially sa may mag-asawa po dyan sa mga couple. Panoorin nyo po. No? Simpleng word na talagang makakatulong po sa pagmamahalan. At lalong lumalim ang pagmamahalan po ng isang asawa. Okay, good morning po kay Ma'am Corazon, Ma'am Sorena, may beautiful and gorgeous din ng Sir Louis. Una niya po kay Sir Ferdy, hello po. And then sabi nga po rito, at the end of the day, ang goal is to widen the reach at maka-influence sa mga followers. No? Ito yung goal po nila, makapag-influensya at dumami yung followers po nila. Pero sabi ko nga, kahit anong dami ng followers na meron ka sa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, no? O saan man na social media platform, pero kung hindi ka pumapalo kay Jesus, hindi mo sinusunod si Jesus, nonsense ang lahat ng ginagawa mong vlog, content sa social media. And even sa buhay nating personal, kung hindi natin pinapalo si Jesus at maraming sumusunod huta sa atin, ang sabi nga ng Bible, hindi pwedeng akayin ng kapwa bulag ang isang leader na bulag. Pag inakay niya yung mga bulag, lahat po sila mahuhulog sa bangin. Lahat po sila mapapahamak. Lahat po sila magkakaroon ng problema. Kaya dapat bilang isang leader, hindi tayo bulag. Hindi tayo bulag sa katotohanan. Hindi tayo bulag sa mga nasa paligid po natin. Na may mga taong kailangan po nating impluwensyahan at bahaginan ng salita ng Diyos. Bahaginan ng pag-ibig ni Jesus. Paglingkuran po sila ng tapat sa kanila pong mga sarili. No? At ibigay po natin yung totoong serbisyo upang maipakita natin na talagang tayo po ay may concern sa community, sa society, and even sa social media. No? Before social media and technology, meron ng positive influencer na pinapalaw ang mga tao saan man siya magpunta. Sino po ito? None other than the great Son of God, the Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords, and the Savior of our soul. Iba't ibang uri ng pagpapagaling ang kanya pong ginawa. Alam po natin po yun. Nagpagaling po siya ng bulag, pipi, bingi, at mga lumpo, at marami pang ibang mga pinagaling po niya sa lahat ng sakit at karamdaman. Nagpalayas ng demonyo. Maging yung maraming
masamang espiritu sa isang lalaki. Naalala niyo po yung story na mayroon pong lumipat yung masamang espiritu sa mga baboy tapos sa hulog. Pinalayas niya po ito sa pamamagitan ng kanyang authority. Takot na takot ang demonyo sa kanya sapagkat siya ang anak ng Diyos. And he is the creator of the universe. Siya po ang may control sa mga demonyo. Dahil ang demonyo, creation lamang po. Mga angels na fallen dahil nagrebelde sa Diyos. No? And then sabi nga ko rito, no? Pagbuhay ng patay. At you know, pagbuhay ng patay, sino po yung kilala po nating binuhay ni Lord na napatay at muling nabuhay? Si Lazarus. No? Na kanyang kaibigan na apat na araw na po siyang patay, pero dahil sa kapangyarihan ni Jesus, no, binuhay niyang muli ang ating pong kanyang kaibigan po na ito na si Lazarus. Ganyan po makapangyarihan ang ating pong Panginoon. At sabi nga sa 7 AM, Jesus is the resurrection and the life. No, siya po ang buhay at muling pagkabuhay. Sa lahat ng nananalig kay Jesus, kahit mamatay, muling mabubuhay. At kung hindi man tayo mamatay, dumating si Lord, ililipat lang tayo sa tunay na buhay, doon sa buhay na walang hanggan. Can you type or say amen for that? No? And then sabi nga ho rito, at pag-control sa nature ang naging talk of the town. Kaya naman where Jesus is, multitudes of people follow him. Kahit yung nature sumusunod sa kanya. Kung naalala niyo po yung istorya na kung saan na pinatigil niya yung winds and waves, yung storms, nung sila po ay nasa bangka kasama ng mga disciple. Sinabi lang ni Jesus, stop. Tigil. Tumigil po ang bagyo. Kaya kung meron pong bagyo sa paligid po natin, literally, sa ating bansa, pag-pray lang po natin, Lord, you are God who control everything, even the winds and waves, the typhoons. In the name of Jesus, Lord, ilalayo mo, Panginoong Diyos, sa kapamakan ang bansang Pilipinas sa aming po mga kababayan. Amen po. No, siya po ang may control sa lahat ng ito. And even kung meron man po sa ating problema na pinagdadaanan po, ang bawat isa po sa atin, meron tayong pinagdadaanan ng disaster sa buhay po natin. Ito po yung bagyo ng buhay. God is in control. Akala mo, wala nang control si Lord sa mga pinagdadaanan po ninyo. Meron pong control si Lord. Kaya niyang solve ang problema mo. Kahit yung pinakamalalang sakit, kahit yung isang pamilya na nawasak dahil sa broken relationship, dahil sa kasalanan. Kahit yung isang tao na masama at talagang pasaway, matigas ang ulo, may bisyo, may ginagawang pagkakasala araw-araw, talagang isang drug addict, isa pong mamamatay tao, kayang baguhin at ayusin ng Diyos ang puso ng bawat isa. Ganyan po makapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen? And sabi nga ho rito, sinusundan siya ng maraming mga tao at hindi lang siya nakilala bilang isang dahil sa miracles na ginawa niya, but because Jesus remained pure, holy and without sin until the end. No? Si Jesus ay walang kasalanan hanggang dulo. Si Sir Rudit, Ma'am Flores, magandang umaga po. No? Wala po siyang kasalanan hanggang dulo. He remained pure at tayo rin po. We must remain pure until the coming of the Lord Jesus Christ. Baka mamaya nababahiran na naman tayo ng kasalanan. Tayo na naman po ay naglalaro sa kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, gusto niya maging puro ho tayo. Sa pagdating ng ating pong Panginoon, makita tayo na sumusunod sa Kanya. Makita tayo ng Diyos na naglilingkod sa Kanya. Makita tayo ng Panginoon na sumasamba sa Kanya. Makita tayo ng Diyos na gumagawa ng mabuti. Makita tayo ng Diyos na nagpipreach ng Word of God, nagtetrain sa mga tao. No? And then sabi nga sa 1 Peter, no, hindi lang siya miracle maker, kundi siya po ay holy God. Can we say, holy God, siya po ay Diyos na banal. And din, tayo rin po bilang isang great influencer, tayo rin po ay maging holy, tayo po ay maging banal sa ating pong buhay na ito. Sabi nga po sa 1 Peter, basahin lang po natin. 1 Peter 2:22. 1 Peter, basahin ko lang po sa, kung meron po kayong Bible po dyan, sabayan niyo po ako. Mandali pong tandaan, 2 Peter 2:22. 2:22.
Praise God, praise God. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila, ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana. At itong namang baboy, paliguan mo, pilit na babalik sa dating lubluban. No? Na may mga tao na talagang bumabalik na naman po sa kasalanan. No? Tinanggal na doon sa pagkakaputik. Bumalik na naman po sa dating pong buhay. Who among us? Hanggang ngayon, aamin ka sa Diyos. Dati wala ka ng bisyo. Dati wala ka ng pangit na salita. Hindi ka na nagmumura. Dati talagang nagbabayad ka ng tax sa negosyo mo. No? Dati talagang walang compromise. No? Hindi ka na nagsashot, minom ng alak. Pero ngayon, bumabalik na naman. Pero ngayon, nagkikismis ka na naman. Pero ngayon, nagbababad ka na naman sa kasalanan. Pero sabi ng Panginoon, itigil mo na yan. Can we say, itigil mo na yan? Itigil mo na yan. No? And then sasabihin na lang natin, Lord, titigil na po ako. Lord, ihinto ko na po yung kasalanan. 2 Corinthians 5.21. Sabi po sa 2 Corinthians 5.21. Sabi po rito, basahin lang natin, 5.21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. No? Walang kasalanan si Jesus, pero siya po ay itinuring na makasalanan o kriminal upang tayo pong lahat ay maging righteous sa harapan ng Panginoon. Biruin niyo yung kabutihan at kabaitan ng Diyos na dapat tayo po ay parusahan. Tayo po ay talagang makaranas po ng ano? Makaranas po ng hindi magagandang bagay at parusahan tayo papunta sa impyerno. Pero maraming salamat sa biyaya ng ating pong Panginoon. Amen po. No, napakakapal ng biyaya ng Diyos. Sabi nga, where sin abounds, His grace super abounds more. No? No? Where sin abounds, His grace abounds more. Ibig sabihin po, dahil sa biyaya ng Diyos, hindi ito lisensya na tayo po ay magpatuloy sa kasalanan, kundi tayo po ay sumunod sa Diyos dahil sobrang biyaya niya sa bawat isa po sa atin. Amen? 1 Peter 1:18 to 19. Sabi po rito, 1 Peter, puro verses po tayo ngayon, ha? 1 Peter 1:18-19. Praise God. Kayo type yes kung kayo po ay natututo po ngayon. Nabe-bless po kayo sa salita ng Diyos. Sunod lang po tayo sa Panginoon, no, para matuwa po siya sa atin. Alam ninyo kung ano ang ipinantubo sa inyo ng walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubo sa inyo ay hindi ang bagay o nasisira na nasisira o naubos tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Amen? Walang batik at kapintasan. Sino po yun si Jesus na walang kasalanan? Inialay ang kanyang buhay para sa bawat isa po sa atin. Amen po. Ganyan tayo kamahal ng ating pong Panginoon. In life, we follow and believe people who are trustworthy, who bring positive and true change, and those who have integrity. By setting Jesus as our example, we can also be influencers without having the need to face the camera. Kahit walang social media, kahit walang camera na tumutulong ka sa iba, yun ang gusto ng Panginoon. Yun ang nais ng Diyos, na tayo po'y gumawa ng mabuti, ng lihim. Tayo po'y tumulong sa kapwa ng lihim. Tayo po'y magbigay ng lihim. Tayo po'y manalangin ng lihim. No? At patuloy po ng Panginoon ang siyang magbe-bless sa ating pong mga buhay. No, in reality, sabi po dito, in reality, a lot of people are watching us already and they are either learning something valuable and significant from us or something na hindi nila gagayain sa atin. This is the opportunity to inspire true change, lalo na sa mga mas nakakabata po sa atin. No? Katulad po ni Paul, meron siyang Timothy na talagang dinisciple. And we, as a love of Jesus Valenzuela, gusto po namin kayong i-disciple. Ibig sabihin, gusto po namin kayong i-train. Gusto po namin kayong turuan na patuloy ho na tayo po ay
lumago sa pagkakilala sa Panginoon at tigit sa lahat, magaya po natin si Jesus. No? Ang discipleship po is about to be like Christ. Ganun lang po kasimple. Discipleship is being like Christ. No, lagay pa natin sa comment section, like Christ. Like Christ, katulad ni Jesus. No, katulad ni Jesus, hindi katulad ni pastor, hindi katulad ng miyembro, ng leader, ng mga sikat na artista, ng mga great influencer po na napapanood po natin, kundi katulad ni Jesus, katulad ni Jesus. To conclude, may we follow the Apostle Paul advice sa Philippians 4:8. No? On what kind of people we should be. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Amen? No? Yan po ang laman ng ating isip. Kasi kapag yan ang laman ng ating isip, isang araw, i-apply natin yan sa ating pumbuhay. At isang araw po, dadalhin nyo tayo sa tamang destiny na inihanda na ng Panginoon sa bawat sa pusa atin. Be a great influencer. A godly influencer. Hindi lang po a great influencer, a godly influencer. At anuman po ang nakikita sa atin po ng ating anak na hindi maganda, ihinto na po natin. O ng ating kapatid, ihinto na po natin. O ating ka-churchmate, itigil na po natin. Mas ipakita po natin kung paano nagmahal si Jesus, paano umibig si Jesus, paano nagpatawad si Jesus, paano tumulong si Jesus, paano po siya nanalangin para sa iba, paano po siya nag-share ng words para sa iba, paano po siya naging inspirasyon at nagroon ng great impact sa 3.5 ministry po niya. Talagang grabe yung impact na ginawa ng Panginoong Diyos, no? At sa totoo lang, hindi naman pahabaan po yan eh, kung gaano ka naglingkod sa Panginoon, no? Kahit maigsi lang ang paglilingkod mo sa Diyos, pero yung impact po nito napakalawak, napakalaki. Great is your reward in heaven. Kaya let's stand up. Let's speak the truth. Be a great and godly influencer to change the earth, to change the world, to change our nation, to change our community, and to change our family. Magandang umaga po sa inyong lahat. This is our application sa 21 nanonood. May mga tao ka bang gustong ma-impluwensyahan ng iyong mabuting ugali at ma-inspire sila na sila po ay mabago for a better future? No? Kung gusto po natin, patuloy po tayong manalangin na Lord, baguhin mo po ang aking sarili, maging godly influencer po ako, makita si Jesus sa buhay ko, at patuloy na ikaw po ang walwalhati sa aking ginagawang pag-impluwensya sa iba. Ang tanong, are you a good influencer or a bad influencer? Are you a good role model as a parent, as a student, as a child, as an employee, as a church member or leader of the church, as a pastor? Tayo po ba ay mabuting kapitbahay? Tayo po ba ay salot sa lipunan o pagpapala sa lipunan? No? Tayo ba ay peacemaker o troublemaker? No? Nasa atin po ang desisyon kung ano po yung gusto po nating maranasan at maipakita po sa iba. At kung sino man po sa atin na talagang sinasabi niya na Lord, gusto ko na po talagang magamit ang buhay ko for the fullest of my potential, tulungan mo po ako. At kung nais mong magamit ka ng Panginoon with camera or not, sumabay ka sa maiksing panalangin pong ito. Sabihin mo, taas po natin muli ang ating mga kamay. Dear Lord Jesus, thank you for being the great influencer of all time. I know na tutulungan mo po ako na maging magandang example sa mga nasa paligid sa akin. Alam ko rin po na nakikita mo ang lahat ng aking ginagawa. Kahit hindi ito recorded ng camera. Help me to overcome any temptation in my life. Lord, help me to become also a better person every day. At sana po
sa biyaya mo, mag-glorify kita sa aking buhay araw-araw. Lord, maging godly influencer po ako in the next generation and in the now generation. In Jesus' name we pray, and everybody says, Amen and Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Be a godly influencer, and I know you will become a great leader someday. To God be the glory. To God be the glory. Please comment your prayer request. It's time now to pray to one another. At ang aking pampakiusap, habang mayroon po mga prayer concern po na nakikita po tayo dyan sa comment section, sabayan niyo po ako. No? Pag-pray po natin si JL, yung kanyang asawa na dinadialysis, sa bawat isa na may sakit at karamdaman, pag-pray po natin sila. Sa 19 nanonood po ngayon, sa team replay po namin, kapit lang sa Panginoon. I encourage you na mayroon pong gagawin si Lord na mainam sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen po. No? Can we type? No? Thank you, Lord. Lagay po natin sa comment section. Salamat, Jesus. Magpasalamat lang tayo sa salita ng Diyos na ating pong narinig. We are blessed because of the Word of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, maraming salamat po. Patuloy kaming dumudulog sa iyo at nananalangin na mayroon pong 21 nanonood po ngayon na talagang ibinigay nila yung buhay nila sa iyo. Lord, gusto nila mag-follow sa iyo, Lord God. Ikaw po yung role model po namin na dapat gayahin araw-araw. The way you speak, the way you think, and the way you act, Lord God. Solid po, 100%. Yung glory, yung holiness nasa iyo. At nawa, Panginoon, mahawa po kami ng holiness po na ito. At anumang pangit na ugali po namin, karakter na meron po kami, Lord God, patuloy mong wasakin po ito sa amin pong buhay. Salamat po, Lord God. Kami po ay maging good and godly influencer sa aming pamilya, sa aming kapitbahay, sa katrabaho, kanegosyo, sa mga estudyante, at sa kapwa po namin. Salamat po muli. Pagpalain mo ang 22 nanonood at naman ang kanilang panalangin. Sagutin mo po ito, O Diyos, at ang iyong kalooban ang masunod sa aming po mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Lord, maraming salamat po. Meron pong prayer request po rito. Lord God, panalangin ko, Panginoong Diyos, Lord, prayer healing, Lord God, and protection, Panginoong Diyos, kay Sandra and Peter Fernandez. I pray, Lord God, for your healing right now sa magkamag-anak po na ito, magkapamilya po na ito, kay Sandra and Peter, Lord God. We pray for healing and protection and guidance in the name of Jesus. Amen and amen. Lord God, I also pray, Lord God, for your divine protection kay JL at kay Liz de Cruz, Lord God. Pupunta po sila sa dialysis center. At ang aking panalangin lamang po na patuloy, Lord God, na ma-extend ang buhay po ni Liz de Cruz. Alam po namin na sa murang edad niya, mayroon na po siyang problema sa kidney. Pero ikaw ay makapangyarihang Diyos na kaya mong pagalingin ng kanyang misis, Panginoon ni JL. And I declare, Lord God, patuloy kang maghimala sa kanila pong pamilya, especially sa kay Liz de Cruz, Lord God. Salamat po. Continue guide them, bless them, protect them. At ngayon pa lamang, Panginoon Diyos, samahan mo po sila. At Lord, manumbalik po yung kanilang passion and thirst, Lord God, sa iyong salita. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Bless mo po ang Cruz family. Maging ang kanyang anak makatapos ng pag-aaral. Ingatan mo sila araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Brother JL, balik lang sa ano? Balik lang sa word. Wala tayong ibang kailangan ng mas higit ang salita ng Diyos. Amen po. At kung hindi niyo pa napapanood yung Sunday service po natin, grabe, panoorin niyo po. Kakausapin kayo ng Panginoon. Kakausapin kayo ng Lord. Praise God. Sulat niyo po ang inyong mga prayer requests. Lord, maraming salamat po kay Ma'am Lisa Calayag. Yung kanya pong prayer request, Lord God, yung ubod sipon ng kanya pong anak. Lord, I pray sa kanyang anak na meron pong ubod sipon. Right now, I declare healing. Be healed right now in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat din po kay Ma'am Lisa. Ano mga kanyang problema na pinagdadaanan, Lord, it will come to pass. Isusolve po ito. Keep her wisdom and guidance and protection and strength na makayanan niya lahat ng pagsubok ng kanyang pinagdadaanan. Continue bless Ma'am Lisa. Save the Calayag family. Guide them always in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Pagkatapos po natin, kindly share this live video.
They need Jesus. Impluwensyahan po natin sila ng salita ng Diyos. Praise God, praise God. Hallelujah. Wala nga naman, JL, tuloy lang sa Panginoon. Si Lord ang solusyon sa lahat ng problema na pinagdadaanan po natin. Lord, I pray, si Ferdinand, Lord God, ay may sakit po ngayon. Ang panalangin ko, maging normal ang kanyang BP right now. In the name of Jesus, in the name of Jesus. And I pray, Panginoong Diyos, yung appetite sa alak, wasakin mo po ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Kay Jokin at Ferdinand. Lord, magkakaroon po sila ng revival, Panginoong Diyos, sa kanilang heart. And I pray, ngayon pa lamang, baguhin mo ang sistema ng kanilang buhay. Lord, continue, bless Ma'am Sorena and the whole family. Continue, save them, protect them, guide them. Spiritual maturity kay Ma'am Sorena ay kanya pong maranasan sa ampo ng kanyang pamilya. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bless them. Lord God, bless them in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Lord, maraming salamat po. Lord, meron pong travel uli sila Sister Merlin and Brother Paul. May projects po sila. Lord God, na biyaya na galing po sa iyo. Lord, I pray for breakthrough. Panginoong Diyos, maging kay Paul. Sa last bidding po nila, Panginoong, last Tuesday. Lord, I pray, Panginoong Diyos, na meron pong gumugulo, Panginoong Diyos, sa kanila pong mga transaction, Lord God. I pray, Lord God, patuloy mong hawiin anuman pong atake ng kaaway sa kanilang mga transaction and bidding sa pangalan ng Panginoong Jesus. I pray, i-prosper mo po ang Telesoto Parts, ang Motolite, yung incentives makuha na, yung bodega, yung cornfield, mabenta na po. At patuloy yung mga pagbibigay ng Bibles, Lord God, sa mga tao sa lugar po nila at sa iba't ibang lugar, mapangyari po ito. At patuloy po, ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, I pray na patuloy, Panginoong Diyos, si Sister Michelle, Lord, iingatan mo sa lugar ng Qatar, may encounter ka niya, makakilala po siya sa'yo. Gabayan mo po siya at protektahan, pagpalain sa pangalan ni Jesus. Maging si Sister Minette, I pray, Lord God, na siya po ay magkaroon po ng panibagong perspective, mga plano sa buhay. Siya po ay magtagumpay sa mga oras po na ito. Maalagaan niya ng mabuti ang kanyang anak. Makatapos sila ng pag-aaral. At patuloy po si Brother Santi na kanyang ipinapanalangin. Magkaroon po siya ng bail. Salamat po, Panginoong Diyos. Patuloy na matuto po ang bawat sa puso kanila sa pagkakamali. At tumayo muli, Panginoong Diyos, bumangon sapagkat may pag-asa galing po sa iyo. Salamat po, Panginoong Diyos. Continue bless the Liat family. Bless Ma'am Evangeline Liat. Save their whole family. Guide them. Ang kanyang mga anak nasa Tugigaraw. Ingatan mo ito yung pagpalain. Sa Batangas po si Sir Evangeline Liat, Lord God. Gabayan mo po siya. Pagpalain din po. Protektahan. Salamat po sa buhay ni Sir Merlin. Lord, ikaw po ang patuloy na mag-strengthen po sa kanya. Ingatan mo sila sa kanila pong mga biyahe po ngayon. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ma'am Roda, nandyan po ba kayo? Please comment yes. Can you type yes? At nanonood po ba ang inyo po mga katrabaho? Kung nanonood po, can you type yes po? No, nanonood po sila. Lagay nyo po sa comment section. Lord, I pray, Panginoong Diyos, kay Ninang Net, meron po silang Bible study sa Philippine Army today. Lord God, I pray na patuloy, Panginoong Diyos, ang aming pong mga kasundalahan. Lord, ay maabot po ng gospel. Silang lahat ay ma-save. Silang lahat ay ma-disciple. Silang lahat, Panginoong Diyos, ay lumago sa pananampalataya at pagkakilala po sa iyo. At magamit din po ang kanilang buhay for your glory alone. Lord, maraming salamat po. I pray for anointing sa magpipreach po ngayon, si Pastor Rope o si Pastora Vilma. I declare your wisdom and guidance. I pray, Lord God, for a smooth Bible study. And let the presence of yours ay maranasan po ng bawat isa sa kanilang pagsamba. Maraming salamat po. Continue guide Ninang Net and the team, Lord God. At patuloy po, nagabayan mo ang kanilang sasakyan. Salamat po muli. Great is the reward in heaven. And even sa medical missions na mga darating pa, Panginoon, sa mga susunod na buwan o susunod na taon, ang panalangin po namin, patuloy na samahan po si Ninang Net. Patuloy na magkaroon ng marami pang resources upang makatulong po sa mga medical missions, Lord God, sa mga gamot. At ma-realize po ng mga tao na kanila po maaabutin na ikaw po, Panginoong Diyos, ang magliligtas at magpapagaling po sa kanila. Salamat po. Bless also the family of Ninang Net. Yung kanyang mga kapatid, makakilala po sa iyo, babae at lalaki. Kay Catolino Victorino, Panginoong Diyos, magkaroon po ng transformation sa kanila pong heart, Lord God. I-save mo sila. Magyang ang mga babaeng kapatid ni Ninang Net. Si Sir Baby Santos,
Susan Del Carmen, Neri sa Puerte, Amy sa Kitag Karamdaman. Panalangin ko po ang kagalingan ay kanila pumaranasan. Maraming maraming salamat din po. Patuloy, Lord God, na ang panalangin ko ay ang kanyang mga anak ay makatapos sa pag-aaral. Ang kanyang mga anak na nagtatrabaho, mapromote po sila. Lord, I pray sa lahat ng negosyo ni Ninang Net, ikaw po ang magpa-prosper po nito. Ikaw po ang bahala dito, Panginoon Diyos. Susunod lamang po si Ninang Net sa iyo. Salamat din po ang panalangin ko. Patuloy mo ingatan ang magandang kalusugan. Bigyan ng magandang kalusugan ang kanyang buong pamilya, si Ninang Net po. Wisdom, guidance, and protection. The Kunanan family will be saved by you. In Jesus' name. At gamitin mo sila for your glory alone. Maging kay Eugene, kay Carlo, Lord God, transformation of their heart. Lord, katagpuin mo silang muli at iparanas mo ang iyong pag-ibig at conviction ng banal na Espiritu ay maranasan po nila sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat din po, Lord. I pray, Lord, na ikaw po ang manguna, Panginoong Diyos, kay Ma'am Rose Estoque, Lord God, sa kanya pong anak, Lord God, na si Trixie May. Siya po ay may sakit po ngayon. Lord, by the stripe of Jesus, si Trixie May, right now, as I lay my hands sa video pong ito, be healed right now, Trixie May. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po. Maging si John Stephen, Lord God, na meron po siyang pre-board exam, Lord God, na ngayon, sa oras po na ito, I pray for wisdom and guidance po sa kanya. At patuloy po siyang makapasa sa kanya pong exam. In the name of Jesus. Salamat din po. Maging kay Elisa, makakatapos po siya ng pag-aaral. Yung tindahan po nila, Ma'am Rose, lalago. At patuloy yung church po nila, pagpapalain mo at gagamitin mo for your glory alone. Bless their pastors and leaders and the members of the church. In Jesus' name, amen and amen. Amen and amen. Lord, I pray, si Mary Joy Gornadas, Lord God, sa tulong mo, Panginoong Diyos, ay makakalis po siya para maging OFW sa ibang bansa. Manalangin ko yung visa ay makuha niya na po. Lord, salamat po, Lord God. Ihanda mo ang kanyang puso na kung siya man, Panginoong Diyos, ay makapunta sa ibang bansa, Lord, bigyan mo siya ng matatag na puso sa pangalan ng Panginoong Jesus. Continue protect and bless the Gornadas family. And one of these days, gusto po namin silang makasama sa gawain pong ito. Salamat po sa buhay ni Ma'am Sorena. Pagpalain po sila ang Pascual family. In Jesus' name, amen and amen. At ma-share din po nila ang word mo sa mga family nila. Praise God, praise God, Ninang Net. We will pray for that. Amen and amen. I claim it. Mangyayari po yan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po, salamat po, Sister Merlin Diaz. We need prayers every day. Pag-pray niyo po ako. Talagang very struggling this week. Pero God is good. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Be strong and courageous. Kapit lang sa Panginoon. May pag-asa kay Kristo. Amen? Huwag tayong titigil na mangarap at manampalataya. Isang araw, anuman po ang hinihiling natin sa Panginoon, it is a great testimony. Amen? Praise God. Hallelujah. Let's continue pray. Huwag po kayong aalis. Praise God. Praise God. Sister Marian, meron kang prayer request. Baka meron kang prayer request. Please write your prayer request, please. Baka meron kayong urgent prayer request. Hallelujah. Lord, I pray kay Ma'am Rosalinda Belanyo, Panginoong Diyos. Continue bless her, even the whole family. Good health, protection, guidance, peace and joy, and the presence of the Holy Spirit ay maranasan po nila araw-araw. Lord, silang lahat ay maborn again at makilala po sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Ingatan mo po si Ma'am Rosalinda araw-araw. I-guide mo po siya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, maraming maraming salamat din po sa buhay po ni Sister o Tita Elinita Roman. Ang panalangin ko, Lord God, ang kagalingan sa kanyang katawan, sa kanyang cancer, Lord God, ay winasak mo na po ito matagal na sa pangalan ni Jesus. Lord God, maging kay Ferdy, Lord God, na mayroon pong epilepsy, pinagaling mo na sa pangalan ng Panginoong Jesus. Maraming maraming salamat po. Ngayon pa lamang, Lord, I pray for your complete healing ay maranasan po nila. Even kay Tito Piping, Panginoong Diyos, kay Joanne, Jennifer, Janice, Lord God, sa kanilang asawa at mga anak, ingatan mo silang lahat. Bigyan ng magandang kalusugan, proteksyon, at pagpapala. Ngayon pa lamang, Lord God, ihanda mo yung kasal ni Joe at Janice, Lord God. At patuloy po na ang masaganang pagpapala, Lord God, sa finances ay kanila pong maranasan. Ganon din po
sa readiness of the heart, sa ceremony, Panginoong Diyos, especially, hindi lang sa ceremony, yung kanilang pagsasama, Lord God, till death do us part. Ngayon pa lamang, Lord God, Lord, we pray, sineselyuhan po namin sila na hanggang wakas sila po yung magsasama sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, good health po, kay, maging kay Janice, Lord God. I pray kay Jennifer sa ibang bansa, magkaroon siya ng magandang trabaho. I pray, Lord God, prosperity, Panginoong Diyos, I pray protection, and I pray sa kanilang maliit na negosyo, pagpalain po sila sa pangalan ni Jesus. Can you type yes kung di pa po kayo na pag-pray? Lord, maraming salamat po. I pray kay Sister Flores Jimenez. Lord, patuloy mo siyang pagpalain, ingatan at gabayan. Protektahan. Salamat po. Ngayon pa lamang, yung problema niya sa kanyang anak, magkasundo na po sila. Maging ang kanyang asawa. Magkaroon po ng restoration, Lord God. Muling bumalik ang pag-ibig nila sa isa't isa sa pangalan ni Jesus. And I pray, provide their needs. Lord God, I pray, yung kanyang anak na nagdadalang tao, Panginoong Diyos, ingatan mo po ito. At hanggang sa siyam na buwan, Panginoong Diyos, maging ligtas po ang mag-ina. Salamat po, Lord God, provide their needs also. Lord, I pray na sa kanyang anak na dalawa na nag-aaral na mga bata pa, Lord, ingatan mo sila at bigyan mo sila ng provision araw-araw. Katuloy po sa paupahan, Imam Flores, magbayad po ng tama yung nangungupahan po rito. Salamat po. Save mo ang Jimenez family. Protect them, guide them, at patuloy na empower mo palagi si Imam Flores sa lahat ng mga pagsubok na kanya pinagdadaanan, Lord God. Ito po ay isang magiging patotoo na hindi mo siya iniwan at pinabayaan. Empower mo po siya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, I pray kay Sister Rudet Valencia. Panalangin ko, patuloy mo siyang samahan, ingatan, pagpalain at gabayan. Protektahan. Ngayon pa lamang, Lord God, naniniwala po ako, ang pagpapala ng Diyos ay mararanasan po niya. Silang lahat ay makakilala po sa iyo, ang Valencia family. And I pray, sa kanilang lugar, ay umalingaw-ngaw ang pangalan ni Jesus at tanggapin po nila si Jesus. Maraming salamat po sa Valencia family, ikaw po ang maging sentro. Pagpalain po si Ma'am Rudit, pagpalain po sila sa po ng kanilang pamilya at ingatan sa pangalan ni Jesus. I pray kay Sister Merlina Ramirez Diaz, patuloy mong pagpalain ang kanyang buhay. Magkaroon po siya, Panginoong Diyos, at maging maayos po ang kanilang wifi at internet. Salamat po. Ngayon pa lamang, ang masaganang pagpapala kay Sister Merlina, sa po ng kanyang pamilya, kay Brother Nomer, Ma'am Carla, Kisha, Nian, Sunshine, Charmaine, kay Brother Edgardo Diaz, patuloy ng masaganang pagpapala ay kanilang maranasan. Salamat po. I pray, Panginoong Diyos, yung hinahanap po nilang farm, Lord God, makakuha po sila ng murang farm sa pangalan ni Jesus. And I pray, Lord God, na patuloy po ng Ramirez at Diaz family, ililigtas mo po silang lahat sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming salamat po. Lord, I pray kay Sister Marian Angeles, good health for her family, sa kanyang brother Brian and Melody Perez, Lord God, financial support. I-bless mo po sila ng magandang trabaho, Panginoong Diyos, pagkakitaan at patuloy na i-bless mo silang palagi, Panginoong Diyos. Maraming salamat din po. Matatapos po ang pinapagawa ni Sister Marian sa kanyang tahanan, sa kanyang pagtuturo bilang isang guro. Samahan po siya at patuloy siya maging inspirasyon ng marami pang tao, Panginoon Diyos, sa mga bata. Lord, give her wisdom and guidance and protection, and continue bless Brother Julius at yung dalawang niyang anak ay makatapos sa pag-aaral. Ingatan mo silang lahat, ang Angeles family, isay mo ang kanilang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat din po. I pray, Lord God, may prayer request po, Panginoon, si Sister Julie Igar. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Basahin lang po natin. Naalala ko lang man po. Meron siyang prayer request eh. Kaso lang hindi ko na mabalik. Kay Sister Julie Igar, paki-comment nga po ulit. Ate Julie, ayaw lang po bumalik. Hindi ko na po mabasa. Naalala ko lang po, meron kayong prayer request sa kamag-anak niyo po sa probinsya. Pakilagay nga po yung inyo pong ayun. Ito po, nabasa ko na po. Lord, I pray, Panginoong Diyos, kay Sister Julie, yung kanyang pinsan, Panginoon, sa Ilocos, sa putukan daw po ng ugat sa ulo, si Jackie, Lord God, I pray, Lord God, na ikaw po ang magpagaling po sa kanya sa pangalan ng Panginoong Jesus. I declare miracle healing right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat din po sa kanyang binan po ngayon, birthday po ngayon. And we pray, Lord God, healing din po sa kanya sa pangalan ni Jesus. I pray for good health, protection, and guidance, and wisdom. In the name of Jesus. Amen. And amen and amen. Dahil po birthday po ang inyo pong binan, kantahan po natin. Happy birthday po sa inyo pong binan, Sir Julie. To you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you.
happy birthday po Sister Julie sa inyong pambiyanan. God bless po, God bless po. At patuloy po tayong manalangin po, no? Binati lang po natin. Sabi ko sa inyo, pag may birthday po, kakantahan po natin. Yan po ang effort na gagawin po natin sa may mga birthday. Kasi minsan lang po yan, no? Once a year lang po yan. Praise God, praise God. Can you type yes kung di po kayo na pagpipray? Hallelujah. Lord, maraming salamat po. Panalangin ko po, Panginoong Diyos, kay Ma'am Yoli Mabasa, ang panalangin ko patuloy na pagpalain mo ang kanyang buhay, ang kanyang buong pamilya, magandang kalusugan, protection, pagpapala, magtagumpay po sila sa kanilang buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, na ang Mabasa family ay iligtas mo. At anumang struggle ni Ma'am Yoli po ngayon, it will come to pass, Lord. Salamat po. Tulungan mo po sila na makarecover po, Panginoong Diyos, sa kanilang pinagdadaanan. Especially, Panginoon, sa finances, I pray na ikaw po magpo-provide ng kanilang mga pangangailangan. Ingatan mo sila araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Can you type yes kung di pa po kayo napagpipray? Lord, maraming salamat po kay Ma'am Levy Bruno. Ang panalangin ko, patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw po magpala kay Ma'am Levy, kay Patricia, nasa Singapore po. Patuloy na sa pagiging OFW po nila, ingatan mo po sila. Bigyan ng kalusugan, proteksyon, at kalakasan. At patuloy, Lord God, si Chemong Humpay, pagalingin mo, Lord, sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat din po. I pray na ikaw po ang magpapala kay Paula, Lord God, siya po ay makapag-abroad. Kay Renante, Lord God. At patuloy, Panginoon Diyos, kay Leona, lahat po sila ay makilala po sa iyo. I-bless mo po silang lahat, pagpalain at kabayan, proteksyonan, Panginoon Diyos. At lahat po sila, Panginoon Diyos, ay mapagpala araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, bless and save the Bruno family in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Pastor, please pray for my son's 17th birthday na si Kion Alistair. Ngayon din po ba? Sige, kantahan din po natin. Sige, kantahan po natin. Praise God. Happy birthday po. Happy birthday, Kion Alistair. Happy 17th birthday. Can we type happy birthday ulit? Happy birthday. Praise God, praise God. Hallelujah. Sige po, tayo po ay umawit po muli. Ay manalangin po muli. Happy birthday po. Lord, I pray, Panginoong Diyos, kay Alistair, kay Kion Alistair, Lord God, salamat po. Birthday niya po ngayon, ang panalangin po namin. Patuloy na ang kabataan pong ito ay magkaroon ng direksyon ng kanyang buhay. Makita niya yung purpose po niya kung bakit po siya isinilang. At lumaki, Panginoong Diyos, at nag-aaral po ngayon. At meron pong mapagpalang pamilya. Ang panalangin ko, patuloy na i-boost mo ang wisdom po sa kanya, sa kanyang pag-aaral. Patuloy mo siyang ilayo sa anumang masamang barkada, magandang kalusugan. At matupad po ang lahat ng kanyang pangarap. I-provide mo ang lahat ng kanyang pangailangan sa pag-aaral. Patuloy po na maging mabuti po siyang kabataan na susunod at maglilingkod po sa iyo. Bless him, Lord God, in Jesus' name. Amen. And amen. Happy birthday, ah. Happy birthday po. Pakisabi nila po si Sir Minette. Happy birthday sa iyo. Lord, maraming salamat po. We continue pray kay Ma'am Janice Labaw. Panalangin ko na patuloy mo siyang bigyan ng talino, anointing sa pagtuturo. At patuloy na maging great influencer po siya sa mga estudyante na kanya pong tinuturuan sa Librada Bilino. Ganoon din po sa kanyang co-teachers at sa principal. Mashare niya ng gospel po ito. Maraming salamat. Continue bless the Labaw family. Heal Ma'am Janice Labaw, Ma'am Amelia sa kanilang fatty liver. Ngayon pa lamang, Lord God, sa problema ni Angelo, one of these days, Lord God, matatapos po ito. Salamat po muli. Continue. Bigyan mo ng great health ang bawat isa po sa kanila. Sa mga nagtatrabaho, ingatan mo po sila, Panginoon, sa Labaw family. At patuloy po sa kanyang mga kapatid at magulang, patuloy na ang pag-iingat mo ay kanila pong maranasan. Bless them, Lord God, financially. In Jesus' name. Lord, at bigyan po ng kapayapaan si Ma'am Janice sa mga oras po na ito. Ma-enjoy niyo po ang pagtuturo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, I continue pray, Panginoong Diyos, kay Sister Beng Bonifacio. Panalangin ko po na patuloy mo siyang ingatan, pagpalain at gabayan. Protektahan, pagpalain din po ang kanyang mga anak. Makatapos sa pag-aaral, magtagumpay sa buhay po nila. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ikaw po ang magbigay ng magandang trabaho po sa kanya sa pangalan ni Jesus. Protektahan mo rin po at gabayan si Ma'am Elby, Father Darwin, si Ma'am Ethel Marimaul, yung pagalingin mo sa pangalan ni Jesus. At salamat po. Salamat po ngayon pa lamang, Panginoon Diyos, magkakaroon ng masaganang pagpapala ang Bonifacio family sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Lord, maraming salamat din po. I pray, Panginoon Diyos, kay Ma'am Corazon
Rodriguez, I pray, Lord God, yung kanyang negosyo, the EJ Battery, pagpapalae mo. At yung kanya pong beach, Lord God, na gusto po rin ng bilhin, Lord God, ikaw po ang mag-bless po sa kanila. I pray, yung problema ng anak niya na lalaki, it will come to pass, Lord God, matatapos po, masasolve po ito. Salamat po. We pray, Panginoong Diyos, si Eunice, Panginoong Diyos, at si Christelle, yung kanilang islets and silex, makakapasa po sila sa pangalan ni Jesus. At sa pagpunta sa Amerika ng mag-asawa, Panginoong Diyos, ikaw po ang magbe-bless po sa kanila ng timing at ng medical examination and interview. Salamat po for your timing, Lord God. Isang araw na sa Amerika na po sila sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat din po. Continue bless the whole family of Rodriguez. At ngayon pa lamang, ang masaganang pagpapala ay patuloy na ibubuhos po sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Maraming salamat din po, Lord God. We pray kay Ma'am Roda Cruz Constantino. Lord God, ang panalangin ko, pagalingin mo po ang kanyang sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Si Brother Bong, JC Karen, Melvin and Carla, continue preserve, protect them and guide them. At magtagumpay po sila sa kanilang buhay. At naman ang kanilang gagawin, ito po, Panginoong Diyos, ay nakaalayin sa iyong salita. And I pray, sa pagtatrabaho po sa barangay hall ni Ma'am Roda, ma-impluensyahan niya po, Panginoon, ang kanyang mga katrabaho. At sila rin po ay makakilala po sa iyo. I-bless mo po sila mightily at patuloy na masaganang pagpapala sa Constantino family, kanila pong maranasan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Lord, maraming salamat din po. I pray kay Ma'am Teresita Lodobise. Lord, panalangin ko, good health, protection, guidance, yung bukol niya po, Panginoong Diyos. Lord, pagagaling po ito sa pangalan ni Jesus. At ngayon pa lamang po, ang masaganang pagpapala sa kanilang buhay ay kanila pong maranasan. Yung kanyang 11 anak makakilala po sa iyo. Lord, i-bless mo ang kanilang trabaho, ang kanilang negosyo. Ingatan mo po sila at patuloy, Panginoong Diyos, si Laila Carion at si Emmanuel Ladebise, magkaayos po. Si Brother Generoso, pagagalingin po sa pangalan ni Jesus. At patuloy yung kanilang church, JL Timonan, Quezon, si Pastor Ding Oraa, pagpapalain po sila maging kanilang kongregasyon sa pangalan ni Jesus. Bless the Ladebise family in Jesus' name. Amen and amen. Lord, I pray na gumaling na po yung mata ni Baby Sky, Lord God, at yung kanyang ubo, Panginoong Diyos, at si Tadi, Panginoong Diyos, ay may lagnat. I declare right now, in the name of Jesus, pagagalingin na kayo ng Panginoon. Sa mga batang ito, pinagaling na kayo ng Panginoon sa pangalan ni Jesus. Believe it, discernment, pagagalingin sila ng Panginoon. I pray for financial blessings, good health, protection, and guidance po sa Liat family, kay Sister Minette, at sa kanyang buong pamilya, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, I pray kay Sister Jing Sarmiento, Panginoong Diyos. I pray for your divine protection sa kanyang pagtatrabaho, Panginoon, sa court. I pray for wisdom and guidance. I pray, Lord God, yung diligence sa pagtatrabaho, Panginoon Diyos, ay mas lalong magpakasipag po siya at maging tapat siya sa kanyang trabaho. I-promote po po siya, Panginoon Diyos. At ngayon pa lamang, sa punang kanyang pamilya, ang kanyang asawa at mga anak, magtagumpay po sila, makatapos sa pag-aaral ng kanyang mga anak. At Lord, maging ang kanyang apo, Panginoong Diyos, ay ingatan po silang lahat. Salamat po muli at ang masaganang pagpapala sa Sarmiento family, Panginoon Diyos, ay kanila pong maranasan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Gabayan po silang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Lord, maraming salamat din po. I continue pray kay Sir Ferdy Valderrama. Continue protect him. Bumabiyay po siya ngayon. Maging si Sir Louis, Lord God, ang kanilang family, Lord God, I pray na ang kanyang asawa, Panginoong Diyos, ay mabless po ang kanila pong negosyong tindahan. Yung kanyang dalawang anak ni Sir Ferdy, Lord God, ingatan po sa kanilang pagtatrabaho. Wisdom and strength and guidance and protection. And save the Valderrama family. Protect them every day in Jesus' name. Maging kay Sir Louis, I pray kay sa thyroid po ni Sir Louis, kinanay librada sa diabetes, kay Ma'am Grace sa cancer po niya. We declare, Lord God, for your miracle. In the name of Jesus, hayaan po namin ang himala mo ay dumaloy, Panginoong Diyos, sa kanilang pangangatawan sa pangalan ni Jesus. Maging kay Bodyman, kay Joey Reyes, Lord God, sa lahat na may sakit at karamdaman sa kanilang family, continue heal them. In the name of Jesus, you are their great healer in Jesus' name. Continue bless and anoint Sir Louis. Mamaya po siya pong magtuturo sa aming pong evening devotion. We pray, Lord God, for your revelation, Panginoong Diyos. A fresh revelation, Lord God, that coming from you. Salamat po. Continue guide and protect Sir Louis. At patuloy po, Panginoong Diyos, ma-enjoy niya ang ministry na meron po siya. At salamat po. Bilang isang leader ng Love of Jesus Valenzuela, patuloy mo siya, Panginoon, i-promote. Salamat po, Panginoong Diyos. Ingatan mo po siya at ang kanyang buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Umuulan na po rito. Lord, we pray. Lord God, na patuloy kung meron man pong bagyo sa aming pong bansa.
Patuloy mong itaboy po ito. At Lord, ingatan mo po ang aming mga kababayan sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa pagbanta ng lindol, Panginoong Diyos, we pray na ikaw po, Panginoong Diyos, ang manguna po, Panginoon, sa earthquake. Lord, itaboy mo po, Panginoong Diyos, sa lugar po namin, sa bansa po namin, ang lindol. Salamat po. Ingatan mo po ang aming pong mga kababayan sa pangalan ni Jesus. Lord, maraming maraming salamat po. Continue bless all the pastors, leaders, workers, members ng church. Patuloy niyo pong ibigay ang lahat ng pangangailangan po ng bawat pamilya ng pastor, mga manggagawa at pangangailangan po ng church. Yung tithes and offering lumago sa pangalan ni Jesus. Maging sa mga churches po ninyo, pagpalain ang inyo pong pastor, ang mga manggagawa at ang kongregasyon. Dumami ang makakilala sa Panginoon. More evangelism and discipleship ang bawat churches. At patuloy na si Lord ang sentro ng bawat simbahan. Maraming maraming salamat po. We pray for the church renovation sa pambili ng laptop, Lord God, ng mga pangangailangan ng church po na ito. Sound system, mga upuan pa, tables, Lord God, sa pagkisame, sa bintana, pintuan, at marami pa pong iba. Lord, we pray for out your blessing, Lord God, sa church po na ito. Salamat po. Meron kang gagamiting tao, Panginoong Diyos, upang pagpalain ang simbahan pong ito. Salamat po, Panginoong Diyos, at patuloy na ngayon pa lamang we claim na unti-unti matatapos po ang church po na ito. Salamat din po, Panginoong Diyos, we pray na ikaw po ang magpagaling, Panginoong Diyos, kay Pastor Art Duyan, Lord God, kay Pastor Jerry, Pastor Rayoli, Elisti Cruz, Christy Araki, kay Sir Teglao, Lord God, I pray kay Marlin Villanueva, Mark Ande Antipesto, kay Kuya Elizar, kay Ate Joy, kay Ate Tess, Lord God, kay Sister Lynn Calderon. Patuloy po, Panginoong Diyos, sa mga kakilala po namin na may sakit at karamdaman, kay Sister Mia Natividad, we pray for healing sa kanyang cancer at yung sa depression ng kanyang anak. Lord God, winasak mo na po ito. We pray, Panginoong Diyos, kay Ma'am Bel Lastima. We pray kay Gloria Castro. We pray kay Ma'am Violi Piquinto, Ma'am Analisa Mamangon, Sister Elby Rebuledo, Elby Berhaño. We pray, Panginoong Diyos, Panginoon, kay Sister Nancy Cuadra, Sister Analisa Yueño. We pray, Panginoong Diyos, sa mga team replay po namin, Lord God, hindi man namin maisa-isa yung pangalan po nila, kay Sister Arsene, nagdadalamhati po sila ngayon dahil namatay ang kanyang tatay. Lord God, pangunahan mo po sila. Pagpalain mo po sila. Maraming salamat din po kay Ma'am Amelia Quaresma sa kanyang sakit at karamdaman na diabetes. Pagaling mo po siya at patuloy mo siya samahan, Panginoon, sa ibang bansa. We pray, Lord God, kay Brother Jobs, kay Brother Luke, Panginoon, kay Ma'am Lovely, Lord, kay Mama Violi, Lord God, we pray for your divine protection. And we also pray, Lord God, sa bansang Pilipinas, magkaroon ng great revival sa Pilipinas. Lord God, at ikaw po ang maging sentro, ikaw po ang maghari sa bansang Pilipinas. Mawasak na po ang pagsamba sa Diyos-Diyos. At mawala na po, Panginoong Diyos, yung paniniwala sa maling doktrina at maling Diyos. And we pray, Lord God, na ma-born again po ang bawat pamilyang Pilipino. Makakilala po silang lahat, Lord God, sa iyo. Manalangin po namin from Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord God, sa nalalapit po na Jesus Reigns, magkaisa po kami na sumamba sa November 30 at pumunta po sa gathering, Panginoong Diyos, sa November 30 sa Metro Manila, sa mga Karate Provincia, at sila po ay makasama at makadalo sa mga gawain pong ito sa pangalan ni Jesus. I announce po sa mga nasa probinsya at Metro Manila, ibibigay po natin yung location ng Jesus Reigns sa November 30. Maaari po kayong dumalo at pumunta po sa lugar ng Tugigaraw, sa Quezon, sa Bulacan, sa iba't ibang lugar po, no, sa Bukidnon, meron po tayong mga Jesus Reigns po diyan. Mag-join po kayo, no, sumama po kayo, no? Sa Cavite meron din po, no, sa Laguna meron din po. I-announce po natin 'yan pag sa November po. Sumama po kayo. At sa mga nasa sa ibang bansa, no, manood po kayo ng ating pong gawain po na Jesus Reigns. Maganda ang ginagawa po ng Panginoon sa ating pong bayan. Lord, maraming maraming salamat po. We pray for OFW. Patuloy mo silang ingatan, gabayan, protektahan. At patuloy ang masaganang pagpapala sa kanilang pamilya ay kanila pong maranasan. Continue protect them, Lord God. Especially sa mga injustices na naranasan po, Panginoon, ng mga OFW po namin. We pray for justice, Lord God, sa kanila po. Sa lahat ng naabuso na rape, binugbog, hindi pinasahod ng tama, at Lord, pinabayaan. Lord, we pray for your divine protection sa mga OFW po namin. Continue bless them. Protect them, Lord God. At silang lahat ay maborn again. Makakilala po sa iyo at mabahagi po nila ang gospel sa iba't ibang lahi. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Salamat po muli, Panginoong Diyos, preserve our OFW, guide them, Panginoong Diyos, at patuloy po na ikaw ang maghari sa puso ng iyong mga anak na mga naririto. Sa supporting nag-stay, continue bless the work of their hands. Sa nanood kanina at sa team replay po namin,
ngayon pa lamang, Panginoong Diyos. We declare, Panginoong Diyos, yung pag-iingat mo, pagpapala mo sa aming pamilya ay aming pumaranasan. Ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, ano man po ang aming gagawin, Lord, ito po, Panginoong Diyos, ay para sa ikaw, kaluwalhati ng iyong pangalan. Bless the Pump Pack Company, Premium Made, Prime Made, Panginoong Diyos, Sir Albert Tan Limco, Ma'am Jeannie, and the rest of the family. Continue, bless our employees. Silang lahat ay numago sa pananampalataya. At ngayon pa lamang, Panginoong Diyos, we pray sa pagtuturo ni Pastor Ray at Pastora Pros bukas sa Values Formation sa Pump Pack. Magtatagumpay po ito dahil sa iyo. Lord, maraming salamat po muli at pagtagumpay mo po ang bawat sa po sa amin sa araw po na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen! And amen. Can we type, I am blessed. I am blessed. Shout out po tayo muli. No, and let's declare muna, Jesus Christ 7 times. Kay Ma'am Alpha, pagpalain niyo po si Ma'am Alpha. Gabayan mo po siya, protektahan at patuloy ng kanyang pamilya, i-preserve mo. Anumang persecution, Lord, that it will stop in the name of Jesus. Continue guide them, ang kanyang mga anak. Matupad ang kanilang mga pangarap, makatapos ang pag-aaral, magtagumpay sa buhay. Lord, bless Ma'am Alpha and the whole family in Jesus' name. Amen and amen. Let's shout Jesus reigns 7 times. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. Jesus reigns. And Jesus reigns. Kung kayo po ay willing po na magpa-disciple po sa wala pang church, no? Malinaw po ito, ha? Sa wala pang church na kayo nabibilangan at kayo po ay love of Jesus Valenzuela po talaga na nag-commit, eh, PM nyo lamang po ako para sa discipleship po natin and training po natin. We want to train you kahit sa online po. Si Sister Merlina at si Sir Merlin ang nag-commit na po, no? At sa meron pa pong isa, nakalimutan ko lang po, no? At sa may mga churches naman po ninang net sa bawat isa na may mga churches po, Tita Elenita, magpa-disciple po kayo sa inyo pong pastor o sa leader po ninyo. At kayo rin po minsan pa ay magamit din ng Panginoon for the glory of God. Hallelujah. Shout out po tayo. Pakilagay po ang inyo pong mga mahal sa buhay. Katabi po ninyo dyan. Hallelujah. All praise and glory to you, Lord. To God be the glory, my gorgeous and beautiful ninang. God bless you po, Sir Ferdy, Sir Louie, si Sir Beng, Baripasio, and family. God bless you po. Ma'am Roses, okay, pagaling po kayo. At patuloy ng pagpapala ng Diyos. Ay inyo pong maranas. Pagaling din po ang inyo pong anak. God bless you po. Have a great day, everyone. God bless you po. Shalom, shalom. Yes, willing po. Siyensya na po at masyadong lang pong busy. Okay lang po, Sir Merlina. Pag may wifi na, balik lang po sa gawain. Praise God. Tita Lenita, God bless po. God bless po sa inyo and we continue pray sa kasal ni Janicet and Brother Joe. Ingatan po kayo ng Panginoon. Praise God, praise God. Hello, sir. Kay Nio, Domingo at Carla. Hello po. Kay Ma'am Carla, God bless you po. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. No? Enjoy lang po ang buhay. At kapag may wifi po, nood lang po ng nood, ah. Hello po kay Sister Mary Joy Gornadas. Kasama niyo po ba siya? Makakalis po kayo sa biyaya po ng Diyos. Sister Nancy Perez de la Cruz, pagpalain kayo ng Panginoon. Magyang inyo pong buong pamilya. Ang inyo pong buong pamilya kay Tristan May Antoinette. Patuloy kayo ingatan ng Panginoon. Ang inyo pong employer, pagpalain ng Diyos. At ang masaganang pagpapala inyo pong maranasan, kalusugan, kalakasan po sa inyo, si Sir Nancy Felix de la Cruz, in Jesus name. Amen and amen. Pinag-pray na po natin, Ma'am Teresita, si Laila, at sa Brother Generoso. Praise God. Ma'am Corazon Rodriguez, malapit na po ang Amerika, in Jesus name. Ma'am Sorena, hello po. Ma'am Teresita, hello po sa inyong lahat. Praise God, praise God. Shoutout din po sa aking asawa, nasa trabaho po siya ngayon, kay Ishan, tulog pa po, no? Nakakapagod po kahapon. Ma'am Alpha, hello po sa inyong lahat. Yes, Lord, I pray, Panginoong Diyos, emotionally, physically, and financially, ingatan mo po sila, Ma'am Alpha, pagpalain po sila at gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. No, kahapon po nakakapagod dahil sa birthday ng aking tatay, naging maganda po, patuloy. Salamat po sa inyong pong pagbate, no, at pananalangin sa aking tatay. He is 62 na po at patuloy na ma-extend ng kanyang buhay na mas marami pa sa biyaya po ng Panginoon. Sa darating po na mga susunod na buwan, karawan po ng inyong lingkod, panalangin niyo po ako. The best gift na babibigyan niyo po sa akin is to pray for me at patuloy lang po kayong sumuporta sa gawain pong ito. Matutuho tayo ng salita ng Diyos at sabay-sabay po tayong lumago sa pananampalataya sa Panginoon. At tignan po natin, no, kung mayroon pong blessing, magpaparapulo tayo dito po sa mga nanonood po sa atin. No, magpaparapulo tayo ng maganda, bonggang-bongga. Tignan po natin kung ano po yun. Maraming salamat po muli. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Kiko, na nagsasabi, tayo po, hindi lang tayo ay maging good influencer, tayo po ay maging godly influencer. Impluensyahan po natin ang makasalanang mundong po ito
ng kabanalan at kabutihan ng ating pong Panginoon. At ipakita po natin ang pag-ibig ni Jesus sa marami pang tao dahil kailangan po nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Salamat po muli at pagpalain po ang bawat isa. Shoutout rin po kay Sir Jing, Sir Mento, Sir Ferdy, Sir Louie, Ma'am Roda Constantino, hello po. Ma'am Amelia, hello po. And then sa ating team replay, hello po sa inyong lahat. To God be all the glory and honor and thanksgiving sa Diyos lang po ang papuri. Goodbye everyone and see you later po with Sir Louis Reyes. 8 p.m. or 7:30 po. Siya po ang magtuturo po sa atin. Manood po tayo mamaya. Paalam na po at ingat po kayong lahat.